Okay guys, good evening. Actually, umay na ako sa mga BL films eh. Ayoko na sana. Kaya lang I found this one, itong BL films na to. So, I would like to have parang some sort of, hindi na reaction, parang review na rin. Kasi, ewan ko ba, ba't ba ang gagaling nila gumawa ng mga BL films? Nakakasar. So, play muna natin siya. So the first scene is quite natural, parang okay lang, it's parang ganun. But parang expected mo na ko ano yung mangyayari eh. But the thing is, you're going to follow up the story. Kasi nandoon na silang dalawa and they are dancing. So ang expectation mo is BL films nga eh, di ba? So talagang ganyan talaga ang mangyayari. But the thing is, parang because of this dance, you want to know the story behind the dance. Alam niyo yon. I really love this scene. Ang ganda nung ano, gondola. Gondola ba yun? So, the title of this one is Gaya ng Pelikula. So, talaga Tagalog naman ito. Doon sa isang BL films, ano nga ba yung title? I forgot na. Yung ginamit naman niya Alibata. This one, tawag nito, Filipino yung ginagamit niyang, ano, yung mga ganun, no? Ba? Kumbaga sa Thailand, may sarili silang ano. Ngayon, in-introduce na nila lahat ng ano, yung Filipino as a means of language para doon sa mga movies nila, pati yung sa mga gano'n, no? How do you call that? So, kanya-kanya silang ng mga magagaling na yun ng mga director, I think. So, grabe. So, yung tema ng istorya nito is hindi ko na sana panonoodin kasi I find it boring to watch BL films na after yung Hello Stranger tsaka nung Game Boys at saka, pero yung Reloaded ng Game Boys panonoodin ko pa rin yun, parang it's just like parang gabibitin ka rin kapag hindi mo pinanood eh. Pero ito kasi there's a twist about this one that parang I need to watch it na naman. May isa pa nga akong hindi natatapos panoorin. I forgot about the ano, yung Quarantines. Gusto ko rin panoorin. Naku, tatlo na yung papanoorin ko ngayon. But this one, ano ba naman to? Grabe. It's not being a BL film, eh. Kaya lang, katulad din to, parang some sort of the Quarantines din. There's a comedy. Actually, it's a comedy love story. I believe that my love for the movies makes me the perfect person for this job. I don't see that the characters are parang sobra silang guwapo or what. Hindi eh, hindi ganun eh. Pero but it's living in a natural life. Alam mo yon? Hi, I'm Carl Frederick Almacen. Grabe. Actually, this scene is parang, ano lang, parang nandun lang siya sa babae. Itong scene na simula na scene na to. At ano na natin, doon tayo sa mga exciting scenes. So, that is the second character. So, dyan talaga iikot yung mundo sa second character na yan at saka itong first character na to. Pero parang itong pagkakagawa nito is no longer related sa ano, sa quarantine kasi wala silang face mask, napansin nyo. Parang I guess the director is planning to have this in a more natural way. Yung hindi related sa ano pandemic na nagaganap ngayon, kung napapansin niyo, no face mask, no everything, no alcohol and everything. Wish ko lang sana lahat na pa-swab test. Kailan lang to eh. This was done 2020 also. So it's still pandemic time, but
they did it without, parang walang insert ng pandemic. I don't know kung paano nila gagawin ito ng walang insert nun. Unlike the quarantines, sa bagay, quarantines nga yung title eh. But this one is parang, the situation is still normal. So, advance natin siya. I don't have any reaction with this. Kasi it's just quite normal morning and everything. The cuteness about this film is about malapit-lapit sa end. Malapit-lapit sa end. Doon talaga papasok yung cuteness ng film na to. So that is the second guy. Ito na. So nag-sneak in yung second guy na yon sa hindi niya apartment. And then this one is the cutest part of them. Ayan, ito. That's it. Now you see kung bakit ako na-excite. Kasi meron na naman siyang certain twist. Na kailangan ko talaga siyang mapanood. I like that guy. Alam mo, hindi siya ganun kagwapo. Hindi siya gwapo. It's just a normal guy. Ito, with the hoodie. Hindi siya ganun kagwapo. I don't know who his name is. Ito nga, mas cutie pa tong isa, yung isa. Pero that one, ang ganda ng X factor niya. Although hindi siya ganun kagwapo, pero I can see the X factor parang lalaki. Parang as in na, parang isang naughty na lalaki na hindi mo maintindihan. Sana magpakita siya ng abs. But this one is a cutie. Grabe. Hello. Yes. So let's move forward, ah. That scene made me want to watch these BL films na. That scene. Okay. So let us move forward. The next scene will really, really make me watch this BL film. Yes, hello nga. So the starting of the relationship of the two character is very parang there's something light about it, pero as it goes on, nagiging deep eh. So eto na yung scene na yan. Sabi ng trespasser, naku lang ang kliyente ko, lang pambayan ng renta. So ba't nakabalasan nyo sa isang araw? At balik pang may ginawa ka? Excuse me, I'm supposed to be on route to Bangkok. Di ako magnanakaw, may kaya pabito. Oh, maraming mayaman dahil nagnakaw. Pusha eh, pero nag-trespass lang ako. Kapatid ng trespasser, magnanakaw. That's not on the same post. Sino kung akit parang hindi mo na nag-trespass? See, he's not that guapo, but he's so charming and so cute. Ang taas na level ng X factor ng pagkalalaki niya. Oh! Grabe, and then look! Yan! Yan yung sinasabi ko. That made me watch that. See? The sister, grabe. Ang maganda sa kanya is tinanggal niya talaga yung tema ng yung tema ng pandemic, tinanggal niya talaga. So, parang, instead of imposing yung threat ng pandemic, parang naging light kasi nawala yon. Parang, this is just a normal daily situation. So, hindi sila nag-focus doon. Kaya, parang, nagkaroon din ako ng encouragement na, at least there is a BL film na hindi sa atin magpapaalala na may pandemic pala ngayon. And then this sister is so bakla. Napaka-bakla. Kapkan ka. Iwan ko po muna kayo, ate. No, diba? Again, Julie.
Judy. Then let's move forward, ah. Please say, boy is cute. So the sister thought na they are together. It's a gift from God, eh, right? So you. Besides, Lord knows kung ano yung mga pinagagawa ko at that age. Like, nasa yung level na ng kapo. Ate. Awkward. Vladimir, if public is your kink, I like that sister. I like that character. Grabe. Pero, oh my God. Oh my God. Sana naman wala na sa lugar na may nakakakilala sa inyo. Not in your neighborhood. Hey! Akala kasi niya guys na yung dalawa magjawa. I'm an ally of your community, okay? I'm okay? Back. And this is the twist. I need to move it forward. Kasi the second guy, this one, he's going away. Actually, ang ano na scene na to is pinapauwiin ng ate si lalaki. But the twist is when I move it forward, Look, this is the twist. This is the very good twist. I just need to comment on this. That guy is so cute. But this guy is full of X factor. Napaka-charming. Grabe. So, this pair, there's something, parang there's, sasabihin ko yun, potential eh. Pero hindi. It's more than the potential. Diba? I guess, parang merong match made in heaven na naman ngayon dito sa BL films na to. Very cute guy. Parang tapos isang sabihin na natin who can I compare it with si Sarah Watt at saka si Tine. Oh, parang it's a Tine and it's a Sarah Watt, 'di ba? Parang ang kulit at saka ang cute, grabe. So hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi banggitin 'yon kasi yan yung way na kung bakit na naman ako makita tulad na yung panonoodin ko, grabe. Yung isa naman yung in between, pinapanood ko pa rin up until now. Tapos eto na naman, episode 1. My God. Yung palagay ko yung in between, patatagalin ko muna. Pero I will focus myself on this one. And then the quarantines. Kasi yung twist nila parehas eh. Pero siguro I'd rather focus muna dito kasi nagsisimula siya. So tuloy natin siya and this is the best twist of all. Please. When they admitted, when he admitted para hindi lang siya mapaalis at mapauwi. Mukhang may mga abs, bes. Sana magpakita sila ng abs. So may suhol, the rent of the house. Diba? Ang charming-charming niya. Punyeta, sino ba yung artista na yan? Oh! Alam mo, hindi siya gwapo ha? Pero habang tumatagal, punyeta, parang gusto ko na siyang lap-lapin. Gusto dahil. So, that is Gaya sa pelikula. Eh, sana naman po itong pagkaka-adikan ng lola
hopefully matapos to, matapos ko to ng todo-todo at wagas-wagas. Kasi alam nyo ba, tatlong beses kong pinanood yung Hello Stranger. Anyway guys, this is Lola's Low-Tech Review and Reaction again sa isang BL Films na bago. So, pagpasensyahan nyo ng ano, kasi mamaya, kasi pag ginamit ko na naman yung screen, ganyan-ganyan ng Realme, makopyright na naman, etos-etos ako. So, pasensya na kayo. Ito lang yung paraan ng Lola para magkaroon ng reaction. Highly recommended. Mukhang napakaganda nung twist. Kaya lang, parang expected mo na. Yun lang masama kasi, parang inano kagad nila na parehas kagad. Parang doon sa in-between, parang ganun din na mag-pair kagad sila doon sa start pa lang. Pero ang pinaka ano na lang ito, aabangan natin is kung paano nangyari, kung ano ba nangyari, kung bakit nagkaganon, kung ba't nagkatuluyan sila, or nagkatuluyan ba sila o sumasayo lang sila just because they want to show that off para sa parents or ate nung the charming guy, di ba? So let us see guys, panonoodin natin to. Hindi ko to laging gagawa ng review or reaction. Alam nyo naman ako eh, hanggang simula ang reaction, tapos pag malapit na matapos, saka ulit ako magre-react. Or kapag kami mga nangyayaring maganda na event doon sa ano, sa film na yan, doon nagre-react ako. Pero kapag comments lang, yung mga wala lang, hindi ako nagre-react. Pero this one, I need to react. May isa pang narekomenda sa akin, pero ito talaga yung pinili ko. Kasi nakikita ko talaga yung grabe, sobra yung ano nito, sobra yung parang magiging addiction ko dito. Unang-una na gusto ko makita yung ano, yung abs ni Charming. Hi! Sino ka bang artista ka? Bakit una pangit ka? Tapos habang tumatagal, ang gwapo-gwapo mo, panyeta ka. Sorry sa word ha, mga guys. Mga apo, patawarin ng lola. Anyway, thank you guys. Thank you.